Tigilan mo siya, gabay. Nagsisimula ng dilugyo. Nagsisimula na! Sigurado ka? Hindi bampira o lobo? Hindi ko alam eh. Hindi ko siya kilala, pero yung itsura niya para siyang... Para siyang galing sa ibang panahon. Mabuti pa. Magpahinga ka na. Baka dahil lang sa pagbubuntis mo eh. Bukas na bukas, magpapatingin ka sa doktor. Alam kong sinabi na ni Jethro, pero gusto ko magpatingin ka para mapalagay ako at para na rin sa lagay ng baby natin. It's confirmed. Buntis ka, Lia. Eh, kumusta naman po yung lagay ng bata? The baby is okay. It's too early to say anything except you're pregnant. Eh, ang asawa ko, kumusta? No. Initial test, walang problema. She's in the pick of health. Kailangan ko sagutin to. Excuse me. I'm sorry, Doctor. Excuse me. You said. Kailangan mong bumalik po further test, Lia. Akala ko ba sabi niyo okay naman ho yung lahat? Pampira ang ama ng anak mo. That alone tells us na hindi pangkaraniwan ang pagbubuntis mo. Habang nagsasaya sa kanilang huwad na kapayapaan si Lia at Mateo, ay ipinagpatuloy namin ang tungkulin namin sa inyo ang protektahan kayo sa kalaban nating vampira. Huwag kayo... May paraan ba para malaman natin kung saan kinuna ng video na? Hindi mapagkakatiwalaan. Baka may makita ka ng kahit na ano sa video na makakapagturo sa atin ang pinagtataguan nila Lucy. Buksan niyo ulit ang inyong mga mata. Subukan ko, Wayang Abram. Sumama kayo. Pero naging maingat si Madam sa pag-record niya ng video. Sinigurado niya, sambla ko pa dala, makikita natin. Sa inyong mga katakanan. Kakaibang sitwasyon nito, Lia. Imposible dapat, pero nandito ka ngayon. Gusto kong makasigurado na magiging safe ang pagbubuntis mo. Kung ang bata ay magiging... Normal? Yung ba yung gusto niyo sabihin? I'm not trying to alarm you, Lia. I'm sure sumagi na rin sa isip mo ang tungkol sa bata. Halimaw ang... Halimaw ang magiging anak mo! Hiniabiling ka na rin sa akin ni Wayang Abraham. Si Tito Abraham. Kinausap na kayo? Is everything okay? Oo naman. Kailangan nating ma-pinpoint ang location ng hideout nila Lucille. Hindi natin pwedeng hayaang makagawa ulit sila ng gulo at lalong paramihin ang mga nahihikayat nila sa kanilang grupo. Itinuro ko na sa mga tauhan natin ang mga posibleng lugar na pwedeng pagtaguan ni Mami. Pero wala. Hindi siya makita. Baka naman palipat-lipat ng kampo para hindi matrace. I don't think so. Knowing Mami, hindi siya magiging komportable sa ganung setup. Doon sigurado ako. Nasa isang lugar lang sila. Lia, pinag-uusapan lang namin si Lucy. Ito, pwede ka pa makausap sa nila eh. Kagabi, ilang taong lobo ang pinatay ng grupo ni Imelda.
hindi tayo pwedeng pumayag na mangyari ito. Kakasimula pa lang ng kasunduan sa pagitan natin at ng mga taong lobo. Hindi pwedeng masira ang tiwala nila sa atin, pati na rin ng mga taong kaalyado natin. Kaya ang gusto ko, ipagkalat nyo sa lahat ng mga bampira sa iba't ibang sulok ng bansa. Pag meron silang nalaman tungkol kay na Magnus, kay na Imelda, sabihin ka agad sa atin. Alam kong tinuring yung pinuno si Imelda noon. At kaibigan at kaanak si Rafael at ang mga kasamahan niya. Kaya kung meron kayong nalalaman ngayon, mabuti pang magsabi na kayo sa akin ngayon. At pinapangako ko, wala tayong magiging problema. Pero palagpasin niyo ang pagkakataong ito at patuloy kayong maglihim sa akin. At kaaway ang tuturing ko sa inyo. Hindi ko naiintindihan kung bakit ka nagagalit. Sa pagkakasabi lang ko kasi ng doktor kanina, parang anomaly itong baby ko. Na kailangan yung pag-aralan, kailangan yung katakutan. Gano'n ba yung nararamdaman nyo? Kaya kailangan nyo kong ibilin sa doktor? Look, I just want to make sure that everything is okay. Yun lang. Sa tingin mo ba may espiya talaga sa kanila, Mateo? Sigurado ako doon, Lydia. Nauunahan lagi nila Imelda ang galaw natin. Nakakalipat sila ng lugar sa tuwing matutunto natin kung nasan sila. Babantayan namin sila, Mateo. Huwag ka mag-alala. Tutulong ako. Ako ang malapit sa kanila. So I know immediately kung may nakikipagsabatan kina Rafael. Salamat kayo. Sagot. Halimaw na isisilang sa mundo ng dahil sa'yo! Ginagawa mo, Gael. Kinakalaban mo sila Imelda,
si Rafael para gawin ang tama. Kakash-kash ka na nga bigla eh. Atelia. Yung babae nagpapakita sa akin. Sinabi niyang may alam ka daw. Nagpakita sa'yo? Si Barang? So malamang mahawakan ko po. Hindi niya na ako ginigilin. Sinabi niya sa akin, tanongin daw kita. Anong alam mo tungkol sa anak ko? Ma, mapanganib daw ang bata. Di lang para sa'yo, Atelia. Kundi para sa lahat. Ano? Plano natin. Pinunong Imelda. Mabuti dumating ka. Hindi ako agad makaalis. Nakabantay si Mateo at Sam. Alam nilang may espiyo sa kampo nila. Mapanganib? Si Barang. Siya yung gabay na nakita ko nung propesiya. Pero nagsinungaling siya. Inigilan niya yung pagmamahalin ng dalawa ni Kuya Mateo. Naglaban niya kayo sa isa't isa dahil nagsama daw kayo. Isang halim ako ay papanganak. Isang nilalang nakakatakot na mas malakas na kahit sino man, lobo o vampira. At papatay niya tayong lahat. At sinasabi mo anak ko yun? Hindi. Nung una, sinasabi ng propesiya niyo na ako ang masama. Na ako ang dapat katakutan. Na ako ang dapat patayin. Jethro, sinira kami ng atelier mo ng propesiyang yan. Para ano? Para sabihin mo sa akin ngayon na hindi pala yung totoo? Dahil ang totoo, gusto niyong gawing halimaw ang anak ko! Yan daw po ang totoong propesiya. Sa inyo na sinasabi ng propesiyang yan! Kuya Mateo, hindi ko naman itong gusto eh. Sinasabi ko lang yung mga nakikita ko. Ano ba naman, pare? Sigurado ka ba ito ang tamang rota? Oo, Tol. Malapit na tayo. Nasabi ko naman sa'yo kasi, bilis-bilis naman maglakad. Naiiwan tuloy tayo. Ano yun? Wala yun. Bilisan na lang natin. Narinig ko yun eh. Narinig mo rin yun eh. Pali, bilisan lang natin! Magkakaanak ang dalawang itinakda? Magkakaanak ang isang lobo at vampira? Hindi pa nangyari yun. Anong klaseng nilalang ang magiging anak nila? Ano man siya, sigurado ako, magiging makapangyarihan ng bata. Buhay ka? Buhay ka? Sabi ko nga sa'yo may umahabol sa atin eh! Bilisan mo! Ako, bilisan mo! Ayun na, sabi sa'yo! Bilisan sa'yo may umahabol sa atin! Nagawa ko ito para kay Baby. Surpresa ako sana sa inyong dalawa.
magugustuhan ito ng baby natin. Ako na lang ang tawagin nilang halimaw. O sumpa. Dahil ako kahit anong oras, kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. At patunayan mali sila. Pero ang anak ko, hindi ako papayag. Hindi halimaw anak natin, Lia. Anak ni na Mads? Yun ang totoong kalaban? Yung baby? Dad, hindi naman siguro totoo yun, di ba? Hindi pa rusa yung anak natin, Mateo. Galing siya sa ating dalawa. Galing siya sa pagmamahal. Pero kung talagang halimuan din nila sa anak natin, alam mo lang ako ang susunod ng Lia. Mangyayari ulit kung anong ginawa nila sa atin. Huwag na lang natin siguro pangunahan sila dito, Abra. At ibang mga tao, Robo. Sa lahat ng mga nangyari, sa lahat ng mga napagdaanan, hindi lang natin eh. Magtayang lahat. Sigurado kong hindi sila ganun katiling maniwala sa propesiya ni Barang. Mateo, hindi ito magiging katulad ng dati. Hindi tayo papayag. Tayo nahanap kagabi. Kung ganun, bakit hindi pa tayo nila hinahanap? Matindi ng sikat ng araw. Tapos, si Tyra, tinawag ko. Hindi naman siya sumasagot. Alam mo naman walang signal dito, di ba? Kaya hindi mo makontak. Huwag ka man paranoid, Luisa. Jep! Jep! Tyron! Tyron! Pare! Tyron! Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Sakna na ko, ha? Please, huwag kang pumayag.